So hello life, welcome back to our channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong recipe na aking i-share sa inyo. So for today's video, gagawa tayo ng avocado ice cream. So bago tayo magsimula, intro muna tayo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. So, hibain natin guys ang avocado. So, ang avocado na ginawa ko, 3. So, I suggest guys, kung bibili kayo ng avocado, mas maganda yung balat green. Yung akin kasi masyado kong napahinog. Ilang araw kasi sa akin, I think 3 araw. So, mas maganda kung green pa yung balat ng avocado ang mabibili nyo para yung kulay niya, green na green talaga. So, ayan. Pinas forward ko na lang para mabilis-bilis. Hindi ko na tinanggal guys yung parang tawag dito yung nasa ibabaw. Hindi ko na siya tinanggal kasi masyado na siyang malambot, nadudurog. So ayan na siya. Lilipat na natin siya sa blender. Ayan. Tapos nilagyan ko siya ng pressed milk. Pwede rin namang evaporated milk para kapag shinake mo siya, moist, mabilis ma-shake kasi kapag yung puro matagal. So nilagyan ko siya ng 3 tablespoon. So depende na sa inyo kung gaano karami, basta ako 3 tablespoon lang. So ayan, nakikita nyo, hindi agad-agad siya nag-shake kasi talagang mahirap paikutin. So ayan. So ayan na guys. Alam, kaya ako sinabi na mas magandang avocado na green ang bilhin nyo para yung kulay niya. Green na green talaga. Ayan, green pa naman siya. Pero iba pa rin talaga kung yung binili nyong avocado is green pa. Yung balat. So ayan. Kita nyo naman green. Yung pagka-green niya, avocado, hindi lang siya yung talagang green na green. So, ayan. So, tapos na siya. So, magbimix na tayo. Hindi rin kita yung pagkaka-bubbles niya kasi yung ginamit kong bowl is kulay green. So, tapos gabi pa, kaya ganyan yung itsura niya. Tapos, nilagyan ko siya ng 1 can na condensed milk. Ang ginamit ko, Alaska. Tapos ilalagay ko na yung avocado. Guys, yung avocado, 2 lang yung inilagay ko kasi natakot akong ilagay lahat. Baka magkaroon ng aftertaste. So, ang ginawa ko, hindi ko siya isinalin lahat. So, ayan na yung kulay niya. Nagre-reflect kasi yung ilaw. Pero green siya. Maganda rin naman yung pagkaka-green pero mas maganda siguro kung yung avocado talaga is kulay green yung balat na nabili. So, ayan. Saglit na lang yan. At pwede na nating ilipat sa container. So, ayan. Creamy na yan dahil hindi lang siya totally kita kasi minsan nagdo-blur yung cam ko, then kulay green yung ginamit kong bowl. So, yung pagkaka-green niya, hindi talaga totally kita. So, ayan.
So, pwede na yan. Lipat na natin siya sa container. So, ayan. So, ayan, light. Nakikita naman yung pagkaka-green. So, ayan. Yung ginawa ko, sakto lang sa dalawang container. Tapos, dahil may natira akong excess na avocado na shinake kanina, nilagyan ko siya ng design. So, ayan. Para naman maganda-ganda tingnan. After nyan, i-freezer lang natin siya ng 6 hours. Ako kasi live, ang ginawa ko dyan, overnight ko siya. Kasi gabi, mga gabi ko na yung ginawa. So, kinabukasan ng umaga ko na siya tingnan. So, ayan na. Mabuksan na natin. So, ayan yung itsura niya. Ang creamy niya, like, as in. Tapos, maganda rin yung kulay niya. Green talaga. So, ayan, titikman na natin. Nung tinitikman ko yan live, ang sarap niya. Tapos, yung tamis, sakto lang. Tapos, creamy-creamy talaga. Umaga ko kinain yan. So, ganyan lang live. Sana nagustuhan nyo ang video kong ito. Kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo, bigyan nyo naman ako ng isang thumbs like. Then, kung kayo po ay bago pa sa aming channel, please subscribe. Pakisama na rin ng bell button para ma-notify kayo sa mga video na aming i-upload. Thank you for watching!